sinunan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayon. Ngayon po ay Lunes sa unang linggo ng kapanahunan ng Adbyento at ngayon din ang unang araw ng ating paglunobinaryo para sa nalalapit na dakilang kapistahan ng Inmokulada Konsepsyon, ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birhing ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y binukod mo para huwag madamay ang pagkamasuwain ng lahat. Pakundangan sa kamatayan aakuhin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bayan ni Jacob at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan.
pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon yaoy idalangin. Ang nangagpamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at paggagalingin siya," sabi ni Panginoon ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanyang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayop, at sa iba, halika at siya'y lumalapit, at sa aking alipin gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Naghahanda po tayo para sa solemnidad ng Inmaculada Concepcion. Misa pong nobinaryo ito para sa dakilang kapistahan, unang misang nobinaryo para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria. Ang Diyos, upang dumating masilang ang mananakop, naghanap siya, sapagkat ang Diyos ay magkakatawan tao, isang napakalinis na behikulo, isang nilalang na puro at dalisay, walang bahid dungis. Kaya nga,
Saan maninirahan? Saan tutuloy? Sino mag-aalaga? Sino magkakarga? Sa berbo, sa salita na magkakatawan tao. Kaya napili nga, nahira nga ang mahal na Birhing Maria at sa dakilang karunungan ng Diyos, siya'y ipinanglihing walang dungis, walang kasalanan. Kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Tayo po'y makakapasok sa langit ng malinis. Walang lugar doon ang madumi. Tayo, mga Pilipino, ayaw natin masamang amoy, masangsang, mabantot. Masamang amoy. At tayo din po, kung papasok tayo, mahalimuyak, mabango. Ang samyo, ang halimuyak. Ayan, magagandang description yan ng magandang amoy ng Panginoon. Ganyang kadalisay ang mahal na Birhing Maria. Busilak, lantay, maganda. Nauna po ang mahal na Birhing Maria at tayo'y tularan natin. At isang malaking proseso po ito. Buhay ito na paghahandaan upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanya. Tayong maraming kasalanan. Pag nilayan po natin, nasa panahon tayo ng Adbiento, Propeta Isaias, unang pagbasa magiging kaibigan natin. At maganda ang propesiya. Yung mga instrumento ng giyera, tutunawin, gagawing instrumento ng kapayapaan. Ang mga tabak, ang mga sibat, yung mga metal dito, tutunawin upang gawing mga instrumentong pang-agrikultural, mga araro para sa hindi na giyera kung hindi kapayapaan. Yan ang maganda. Mawala ang pag-aaway kung hindi magandang kaugnayan sa isa't isa. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang Romanong kapitan, Romanong sentoryon, nasa ilalim niya 100 kawal. Napakaganda ng kanyang sinabi, Panginoon, at bago tayo mangumunyon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok sa akin. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito, yun sinasabi natin bago mangumunyon, nanggaling po yan sa, nakuha natin yan sa salita ng Romanong kapitan. Una, meron siyang pagmamalasakit para sa kanyang alipin. Ilan taong ganyan? Ha? Meron ba mga boss sa inyong pinagtatrabahuan? Oh, ang aking empleyado. May problema. Bala ka na sa sick leave mo. Ha? Oh, dapat kunin mo sa sweldo mo yan. Diba? Ganyan ngayon. Sino? Hindi ba siya ay kapitan? Meron siya nasa ilalim niya? 100 kawal? Yung iba, sino ang ganong may pananaw na may pagmamalasakit at pagmamahal? At alam niya si Jesus. Kilala niya si Jesus, nagpapagaling. Nakiusap siya. Una, pagmamalasakit sa mga taong nasa ilalim sa kanya. Pangalawa, meron siyang magandang reputasyon. Kasi nakiusap siya sa mga Hudyo. Hindi sa Hudyo. Guru,
Tumulong siya sa pagpapagawa ng ating sinagoga. Kahit iba ang kanyang kultura, iba ang kanyang pananaw, ginagalang niya, meron siyang magandang pangalan. May kredibilidad siya. Kaya yung mga nilapitan siya, kasi namamagitan siya eh. Pangalawa, mabait na tao. Bukod na sa alipin niya, yung mga taong kaiba niya, katulad natin, tinutulungan lang natin yung mga kasama natin, pero yung mga hindi nating kauri, ha, mga kalaban yan, wala akong paki sa kanila. Saan ka hanap ng ganun? Na hindi mo kamundo, ay tinutulungan mo. Hindi ko pa pinag-uusapan yung pananampalataya, yung espiritualidad, pagkatao lang, at higit sa lahat, may pananampalataya siya. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba, pinapagalitan niya yung mga disipulo, oh, ang ihina ng inyong pananampalataya. Kung kasi laki lang ng butil ng mustasa ang pananampalataya niyo, mapapa, yung mga bundok, mautusan yung mapunta ng ibang lugar. Pero sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, sa buong karanasan ko sa Israel, wala pa ako nakakitang ganitong kalaking pananampalataya. Ano sinabi ng sundalong ito? Mapagkumbaba siya. Hindi yung may asta, may otoridad. Oh, takot mo na lang, di ba? Ang sabi niya, may mga taong nasa taas ko, may mga tao nasa ilalim ko. Di mapagkumbaba. May mga taong magaling ka, pero may mga taong mas magaling kaysa sa'yo. Bihira yung ganyan tao. Bihira. Mapagmalasakit, respetado, mapagkumbaba. Karamihan sa atin, mayayabang, walang pakialam, at tinutulungan lang natin yung kaangka natin. Hindi po ba? Ayan, sige po. Sa tulong ni Maria, ang Inmaculada Concepcion ni San Jose, nawa po, tularan natin ang kapitang sentoryon na Romano na mapagkumbaba, mapagmalasakit, at respetado ng kapwa niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, nang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya at magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Tugon po natin, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupalag namin
Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinaniyang banal. Ama namin lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming iniahain sa iyong dambana bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhing Maria. Tanggapin mo ito at ipagkalaw mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagib mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulug namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot, masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birhing Kabanal-Banalan sa iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, ng korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhing ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat na mga yumao sa kapanahonan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahi ng mahal na birhing mahal na ipinanglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ikinagawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen
na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen, Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiipo muna po ang lahat. Maaari na pong lumabas ang mga nakaupo sa asul na upuan o blue na upuan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing. Maaari na rin tumayo ang mga nasa pulang upuan o red na upuan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing. Maaari na rin tumayo ang mga nasa dilaw na upuan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing. At panghuli, maaari na rin tumayo ang mga nasa green o berdeng upuan. Maraming salamat po sa inyong pagsunod.